hindi pa rin matapos-tapos ang issue ni Najelay Andres at John Gutierrez. Ngayong araw nga trending na naman si Jelay sa Twitter dahil sa pagsasagutan nila ni John. Nagugat ang pag-aaway na naman ng dalawa dahil di umano nagalit si John sa best friend ni Jelay na si Mary. Sa sobrang inis kasi ni Mary, nakipagsagutan ito sa sinasabing kabit ni John na si Yumi Garcia. Nang dahil dito, nagsumbong si Yumi kay John. Kaya naman hindi napigilan ni John na mag-post sa Twitter. Nang dahil dito sumagot naman si Jelay. Sinabi nitong natural lamang na ipagtanggol siya ng kanyang best friend. Palibosa daw kasi ang mga kaibigan ni John ay nandyan lamang at kasama sa pag-aadik nito. Hinihintay daw talaga nila na mag-react si John upang mapatunayan nila na nagsumbong na naman si Yumi dito. At yun na nga ang nangyayari. Bakit daw talaga kapag yung kabit niya ng ang need depressed ay galit na galit ito, pero kapag siya raw kahit gaano kasakit ang idinulot nito ay tila walang wala siyang pakialam. Sinabi rin ni Jelay na hindi na siya ang dating Jelay na nakilala ni John. Na mapagtiis ngayon raw ay talagang lumalaban na siya. Lahat daw ng ito ay kagagawa ni John, kaya huwag de umasta si John na parang biktima, dahil siya naman daw talaga ang punot dulo ng lahat. Nag-react naman ang mga netizens sa mga tinura ni John, tinawag kasi nito na asawa Jelay, na dapat naman daw ay hindi tawaging asawa niya dahil sa panloloko nito sa kanya ng paulit-ulit. Dahil sa mga sinabi ni Jelay, nagalit si John sobrang paninira na daw nito sa kanya. Handa daw siya na magpa-drug test upang mapatunayan sa lahat na hindi siya addict. Ngunit sinagot naman ito ni Jelay na meron daw siyang video nito na nag-a-addict, niyaya pa nga raw siya nito na mag-try pero nagmakaawa daw noon si Jelay na wag itong gawin ni John, dahil masama ito. In-explain pa nga raw sa kanya ni John kung anong feeling ng nag-a-addict, sa mga palitan nila tweet sinabi ni John na ipadala lang daw ni Jelay pipirmahan niya, na tinutukoy doon ang divorce paper. Samantala, hindi na rin napigilan ng ate ni Jelay na hindi magsalita, sana bago raw pumutol si John sa kanyang kabit ay naisip nito ang kanyang asawa. Sumagot naman dito si John na hindi niya dinadamay ang ate ni Jelay sa kanilang away, bagkus nagsorry pa nga si John dito, at nagpasalamat sa mga tulong nito sa kanila nung panahong magkakasama pa sila. Sinabi naman ng mga netizens na pag-usapan na lamang nila in private ang kanilang mga problema, dahil masyado na daw ang kanilang exposure sa social media. Ang iba naman nagsasabi na ipatulfo na lamang ni Jelay si John at ang kanyang kabit, dahil kung tutuusin may habol naman talaga siya dahil siya ang totoong asawa ni John, at this point mukhang malabo na nga na magkabalikan ang Jolay dahil nasayang ang ibinigay na pagkakataon ni Jelay kay John na magbago, mukhang mahihirapan na si John na suyuan si Jelay, dahil sa mga sinasabi nito ngayon ay tila palaban na si Jelay na kanya namang inaamin yun. Narito ang kanilang mga aktwal na pag-uusap. Tandaan mo, hindi kita asawa or close friends para magsalita ka ng ganyan. Wala kang karapatang pagsalitaan mo ako ng kung ano-ano. Ingat-ingat sa mga sinasabi mo sa vlog ng My Vlog. Masyado kang feeling perfect, squami naman ugali mo. Kitang-kita sa mga vlog mo. Hindi pa ito tumigil at muli niya itong pinaringgan. Ani nito. Kaibigan mo ako kasi nakakahakot ako ng likes and fans from your fanbase. Sul-sul ka. At nag-tweet muli ito at sinabing, pustahan rebat niyan about na naman sa issue para may kampi. Tigilan mo! Kaya ko tanggapin any words na masama kung galing sa asawa ko. Pero from you? Sino ka? Nasaan ka ng okay kami? Ilang oras matapos na itong i-post sa kanyang Twitter account, ay nakarating ito sa atin ni Jelay Andres na si Candy Andres Monroe, at sinagot niya ang mga paradang at pagpapatutsada ni John Gutierrez sa kaibigan ni Jelay Andres at pinagtanggol na ito. Ari nito. Tumahimik ka, wala kang galang kahit kaninong babae. Ngunit hindi pa din ito nagpatinag at patuloy pa din ang pag-rant nito. O baka sulsulan mo asawa ko na mag-post para pagtanggol ka? At sinagot muli ito ni Candy Andres Monroe at kinwestiyon din ito ang pagiging asawa nito kay Jelay Andres. Buong sabi niya, asawa mo? Nung kasama mo kabit mo sa kama, naaalala mo ba asawa mo? Makalipas ang ilang minuto ay nakita ito ni John Gutierrez at narito ang buong pahayag ni John sa tweet ni Candy Monroe. Ate Candy Monroe, wala akong problema sa'yo. Sorry kung nasagot kita dati. Pasensya ka na sa mga nagawa ko. Since di nyo naman ako pinapansin sa messages, at least dito magsusorry ako sa'yo. Salamat din sa lahat ng tulong mo nung kasama ko kayo. Uulitin ko, sorry. Sa kabilang banda, ilang oras matapos silang magbangayan sa social media, ay nariyang nakarating ang lahat ng mga sinabi ni John kay Mary Latim Ponce, at dahil sa sobrang galit at inis ay hindi na din ito nakapagtimpi at binasag na nito ang lahat ng kanyang mga nalalaman. At sinagot din ito ang mga pagpapatutsada at paratang ni John sa kanya.
Ani nito, sinasabi ko sa'yo, wag ako, John Gutierrez. Dahil kung di mo winalang niya kaibigan ko at wala ako sa tabi niya, nagawa ka ng gawa ng kalokohan, baka nabalaw na yan si Jelay Andres. Unang-una si Ate Kel, pamilya niya tinira mo, now ako? Ba't mo ko in-unfriend at din-lock sa Twitter? Di mo kaya na makita na nag-i-enjoy si Jelay kasi gusto mo lang siyang laging nakikitang nagdudusa at napapaikot mo? O baka nagagalit ka dahil pinaringgan ko kabit mo, nakausap ko, kaya wag na wag mo akong susubukan. Dahil ikaw ang mapapahiya. May pa-fame-fame ka pa and likes, lul. Gaya mo ko sa'yo, ginagamit mo si Jelay para sa fans mo. Mas kwami-squami ka pa dyan, mas kwami ka kasi mahili ka sa pokpok. Wawa ka naman, dami nagdedemanda sa'yo, pati pamilya ng kabit mo, gusto ka ipakulong kasi minor at minanipulate mo daw John Gutierrez. Makulong ka sana. Okay lang maging squami, wag lang kriminal. FYI, di ko sinusunod yung asawa mo. May sarili yung pag-uutak. Kung ako lang masusunod at sulsul lang, pwede ko pa yan sinabihang hiwalayan ka dahil sa dami-dami ng babae mo. Sa kabilang banda naman, si Jelay Andres ay hindi din naman nagpaawat at hindi din nito pinalampas ang mga sagutan ng dalawa, pati na ang mga masasakit na salita na sinabi ni John Gutierrez ukol sa kanyang kaibigan. Why kuda ng tudak, kuya? Tapos binlock mo si Mary Awit Duwag. Bakit ka ba ganyan? Yung mo may kadamay ako pag winawasak mo ko? Wait ba kabit mo? Kasi pinagtanggol ako ng friend ko? Lalo ka naging masamang tao niyan. Sige, i-comfort mo na lang si Betka na nagsumbong sa'yo kung ba't ka nagkakaganyan. Mawa naman siya eh. Sagot naman ni John Gutierrez, diretso ako sa'yo? Di mo nga ako pinapansin. Di ka nagre-reply sa mga messages ko. Uulitin ko, walang nagsumbong sa akin. Pagpapatuloy ni Jelay, galit na galit ka agad, nag-practice lang naman kami kung magsusumbong sa'yo. Wala. Ilang minuto, bigla kang naging Hulk Hogan. Superhero talaga. Pag ako nasasaktan, okay lang. Sobrang pagdurusa pa dahil sa inyo. Pagkabit mo na hurt, nagwawala ka? Muli namang sumagot si John Gutierrez. Walang nagsumbong sa akin. Wala akong nakausap na ibang tao. Ang dami ko lang nakikita at naririnig sa social media at YouTube. Alam mo, kayang-kaya kong tanggapin lahat ng mga sinasabi mong masasama sa akin dahil ikaw ang nasaktan ko at nagawan ko ng mali. Pero yung ibang tao, walang karapatan. Dagdag pang muli ni Jelay. Kanyan talaga ang true friend. Sobrang blessed ako, may Mary ako sa life ko na lalaban para sa akin. Baka kung wala si Mary, di ko na kinaya. Baka wala na ako dito dahil sa kasadlakan na pinaglagyan nyo sa akin. Unlike friends mo na kasama mo lang sa kababuyan, pantatridor sa akin at sa pag-a-addict. We love you, Mary! Ngunit sumagot muli si John Gutierrez at muli nitong nilinis ang kanyang sarili laban sa sinabi ni Jelay na nag-a-addict umano ito. Addict, grabe na to, naninira ka na ng tao. Magpapa-drug test ako para at least kahit papaano mapatunayan ko sa mga tao na hindi ako addict. Grabe to, Jelay, parang hindi ikaw to. Lumaban naman si Jelay at may ebidensya ito na gumamit talaga ng ipinagbabawal na gamot si John Gutierrez. Okay, eh paano yung nag-video ako na inaaya mo akong mag-addict? Awit, paano yun? Ine-explain mo pa nga yung feeling tas ako pinipigilan kita. Halos magmakaawa ako sa'yo noong 2019 kasi masama yun. Yes, iniba mo na ako dahil hindi na ako yung kilala mong Jelay. Ang bobo mo talaga. Uling sabi ni John, Jelay, hindi ako addict. Alam mo yan, huwag kang ganyan. Sa huli ay humingi naman ng paumanhin si Jelay Andres sa mga fans ito dahil nakapagbitaw ito ng mga salitang hindi naman dapat. Pagpapaliwanag ni Jelay, sorry my loves, I'm not a sweet cupcake anymore. Di na pwedeng di lumalaban sa mga devil na mali, nakasakit. Sila pa matapang at post ng post. Wait, hintayin mo. Galit na mga ate ko. Pinipigilan ko lang dahil dinamay mo pa last time pamilya kong inaruga, minahal, at itinuring kang pamilya.